Brp Datu Tupas PS 18 Navy. Warship 12. Serbisyo ng Philippine Navy. Pinalitan ang pangalan ng RPS Datu Tupas, PS 18, bilang parangal kay Datu Tupas, isang chieftain ng Cebu. Ang sasakyang pandagat ay itinalaga sa Philippine Navy noong ika-5 ng Abril taong 1976. Siya ay inuri ng Philippine Navy bilang isang Miguel Malvar class corvette na isinama mga miyembro ng 3 magkakaibang klase ng barko ng US Navy na lahat ay nakabatay sa parehong disenyo ng katawan ng barko. Bahagyang naiiba si Magat Salamat sa iba pang mga barko ng klase ng Miguel Malvar dahil sa maliit na pagkakaiba sa istruktura mula sa orihinal niyang konstruksyon at mga pandagdag sa armas. Hindi iniuulat ang kapalaran ng barko sa mga pangalawang mapagkukunan. Kung nanatili siya sa komisyon pagkatapos ng Hulyo taong 1980. Noong binago ng Philippine Navy ang kanilang prefix ng barko mula sa RPS patungong BRP, ang barko ay magiging BRP Datu Tupas sa panahong iyon. Historical Review by Arnel Perez. Ang USS Shelter, M301, ay isang admirable class minesweeper na itinayo para sa United States Navy noong World War II. Pagkatapos ng serbisyo sa Pasipiko noong World War II, na-decommission ang Shelter noong Hunyo taong 1946 at inilagay sa reserba. Noong Enero taong 1964, inilipat siya sa South Vietnam para sa serbisyo sa Republic of Vietnam Navy bilang RVNS Chilin, HQ-11. Nanatili siya sa serbisyo sa Timog Vietnam hanggang sa pagbagsak ng bansang iyon noong 1975. Ang Chilin ay isa sa ilang barko na tumakas mula sa Timog Vietnam patungo sa Pilipinas. Siya ay inatasan noon sa hukbong dagat ng Pilipinas noong Abril taong 1976 bilang RPS Datu Tupas, PS 18, na ipinangalan sa isang pinuno ng Cebu. Hindi iniuulat ang kapalaran ng barko sa mga pangalawang mapagkukunan. Serbisyo sa US Navy. Si Shelter ay inilatag noong 16 ng Agosto taong 1943 ng Winslow Marine Railway and Shipbuilding Company ng Winslow, Washington. Ang barko ay inilunsad noong 14 ng Nobyembre taong 1943 na itinaguyod ni Miss Patricia Wittenberg at nakamission noong 9 ng Hulyo taong 1944. Nagsagawa ng shakedown training ang Shelter sa San Pedro at naglayag mula sa San Francisco noong 21 ng Oktubre bilang escort unit para sa isang convoy na pumasok sa Pearl Harbor noong 30 ng Oktubre. Bumalik sa San Francisco na nag-escort sa mga barkong pangkalakal. Noong araw ng pasasalamat, umalis si Shelter sa San Francisco at bumalik sa Pearl Harbor. Pagkatapos ng mga pagsasanay sa pag-atake ng minesweeping sa Maui, umalis siya sa Pearl Harbor noong 5 ng Enero kasama ang isang amphibious assault force na Shelter nag-escort sa Saipan. Si Shelter pagkatapos ay nagpatuloy sa Tinian para sa mga supply at pagkatapos ay sinamahan ang USS Guide, punong barko ng COMMINEPAC sa Iwo Jima na dumating sa labas ng isla noong 16 ng Pebrero taong 1945. Gumawa siya ng mga pre-invasion sweep kasama ang Mine Division 36 na binubuo ng 6 na barko na inutusang magpaputok sa baybayin. At magretiro kung bumalik ang apoy na ginawa nito, posibleng dahil nasira ng isa sa iba pang mga barko ang isang Japanese radar emplacement. Pagkatapos ay inatake ng isang mas malaking barko ang mga nabunyag na emplacement. Ang mga tropa ay lumusap sa Pampang noong 19 ng Pebrero at ang Shelter ay nanatili sa patrol at screening station hanggang 28 ng Pebrero. Pagkatapos ay tumulong na bantayan ng isang amphibious na Sira LS na grupo sa Saipan bago tumuloy sa Ulithi, Western Caroline Islands, dumating noong 9 ng Marso para sa logistic at paghahanda para sa paparating na kampanya sa Okinawa. Sa hindi kilalang oras bago ang Okinawa.
Ang USS Shelter ay muling nilagyan para magdagdag ng Combat Operations Center na pumalit sa bunk ng kapitan sa bridge, isang antas sa ibaba ng flying bridge. Ito ay isang posibleng dahilan ng muling pagkomisyon noong 1964. Ang shelter ay may surface radar lamang, kaya ang mga papasok na flight ay ipinadala na may bearing at ang tinansyang oras hanggang sa pagdating mula sa isang punto sa Pampang. Na-convert ito sa isang bearing at oras ng pagdating sa shelter at ipinadala mula shelter sa iba pang mga barko sa pangkat ng labanan. Noong 19 ng Marso taong 1945, umalis si Shelter sa Ulithi kasama ang Mine Group 2 para sa mga exploratory sweep sa lugar ng Ker Amareto. At sa kanlurang bahagi ng Okinawa, mula 26 ng Marso hanggang sa unang paglapag ng invasion noong 1 ng Abril. Division 36 din, sa D-Day minus 1, nawasak ang mga mine sa landing site na may putok na masyadong mababaw para wallisin. Gumawa siya ng mga assault sweep sa Aishima noong 8 at 14 ng Abril, nagsilbi sa anti-submarine patrol, at umalis pinong 4 ng Mayo patungong Ulithi, mula doon sa San Pedro Bay, Leyte, Philippine Islands. Pagkatapos ay si Teniente Lancaster ang nagutos. Dito, sumali siya sa isang convoy na nakarating sa Okinawa noong 29. Ang sumunod na 3 linggo ay higit sa lahat ay kinuha sa pagwawalis ng mga minefield sa Myokojima sa East China Sea. Siya ay tumayo mula sa Ker Amareto noong 8 ng Hulyo taong 1945 bilang escort unit para sa LST Group 45 na pumasok sa San Pedro Bay noong 13 ng Hulyo. At umalis sa Leyte Gulf noong 19 ng Agosto kasama ang isang convoy na nakarating sa Okinawa noong 24. Pagkalipas ng 6 na araw, naglayag siya kasama ang isang unit ng gawaing minesweepang na winalis ang mga mine ng Arcadia sa dilaw na dagat. Bilang paghahanda para sa paglapag ng mga puwersang pananakop sa Korean Peninsula ng 9th Fleet noong 7 ng Setyembre taong 1945. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa kanlurang baybayin ng Kyushu, Japan para sa pag-minesweeping sa mga paglapit sa Nagasaki at Sasebo. Kung saan si Teniente Douglas Giddings ang nangako na nilinis ang 22 nakatambay na mga mines at mga sagabal mula 9 hanggang 16 ng Setyembre taong 1945. Umalis ang shelter sa Nagasaki noong 26 ng Setyembre taong 1945 para sa pagkukumpuni sa Sasebo, pagkatapos ay gumugol ng 11 hanggang 17 ng Oktubre sa pagwawalis ng 83 mine ng Japan sa Tsushima Strait. Inulit niya ang operasyong ito mula 1 hanggang 12 ng Nobyembre na nagwawalis ng 69 pang mines. Pagkatapos ay naging reference ship para sa isang unit ng 3 Japanese Coastal Defense na barko na nagwawalis ng mababaw na linya ng mine sa Timog Silangan ng Tsushima hanggang 16 ng Nobyembre taong 1945. Sumali siya sa Mine Squadron 12 noong 27 ng Nobyembre na nagsisilbing reference ship hanggang sa matapos ang sweepang operation sa Tsushima Strait noong 4 ng Desyembre taong 1945. Umalis siya sa Wakayama, Japan. Pauwi noong 11 ng Desyembre, dumaan sa Eniwetok, Pearl Harbor, at San Diego, kung saan si LTJG Samuel F. Melcher Jr. ang nangako sa kanyang pagpunta sa Galveston, Texas, pagdating noong 3 ng Pebrero taong 1946. Lumipat siya sa Orange, Texas noong 5 ng Abril, na decommission doon ni LTJG John Redmond noong 7 ng Hunyo taong 1946 at inilagay sa Texas Group, United States Atlantic Reserve Fleet. Nakatanggap ang shelter ng 6 na Battle Star para sa serbisyo noong World War II. Habang siya ay nanatili sa reserba, ang kanyang hull classification ay binago mula M301 patungong MSF301 noong 7 ng Pebrero taong 1955.
Ang barko ay nanatili sa reserba hanggang 15 ng Hulyo taong 1963 nang siya ay nagsimulang magpalit sa isang patrol at escort craft sa Philadelphia Naval Shipyard. Siya ay tinanggal mula sa Navy List noong 1 taong 1963 at inilipat ng pautang sa gobyerno ng South Vietnam noong 24 ng Enero taong 1964 sa ilalim ng mga tuntunin ng Military Assistance Program. Serbisyo ng Navy ng Republika ng Vietnam. Noong 24 ng Enero taong 1964, ang dating shelter ay inilipat sa South Vietnam. Naglingkod siya sa Republic of Vietnam Navy bilang RVNS Chilin, HQ-11. Pagkatapos ng pagbagsak ng South Vietnam noong 1975, isa siya sa ilang barkong tumakas sa Pilipinas at kalaunan ay nakomissioned sa Philippine Navy. Maraming salamat sa inyong pag-subscribe, like at sub. Mabuhay ang bansa sa perlas ng silanganan.